sa aking mga taga-subaybay at taga-pakinig. Isa na mga mapagpalang araw sa ating yes, so na-miss ko kayo lahat, na lalo na sa aking mga subscriber, no, na almost 2,600 plus, no. So nais ko lamang po sabihin na kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makamit ang mga blessings na parating sa larangan ng YouTube, no. Kaya taos puso akong nagpapasalamat sa walang asawang suporta at walang kapaguda, no, na pagsubaybay sa akin. Yes, dahil sa larangan po itong channel, ay marami na po akong natulungan, no. Dahil sa channel na to, binigyan ako ng positibong pananaw para hindi tumigil sa pagtulong sa higit na nangangailangan. Dahil pinamulat po sa atin na kailangan na bawat araw, no, kailangan natin gumawa ng mga bagay na makakatulong sa ating ikabubuhay. Tulad halimbawa ng positive thoughts at negative thoughts. So, syempre, doon tayo sa positibong pananaw, no? Kailangan na mag-ingat tayo at umiwas sa mga taong negatibo ang pananaw sa buhay. So, iwasan natin ang mga taong walang ginawa ang manira ng kapwa. Dahil kapag ang tao ay gumawa ng mga maling kwento, ito ay dahilan ng insecurities, no? So, hayaan natin ang mga tao na ganyan. Tawanan mo na lamang sila dahil pag pinatulan mo, parang katulad mo rin na sila. Well, no, magandang araw po sa mga bago po lamang sa aking channel. Huwag kalimutan ang mag-subscribe, share, and comments, no? Kung gusto nga mapanood ito offline, i-download lamang po. So, ngayong araw ng Martes sa buwan ng Abril, no? Today is April 22, 2024. So, isa na mga sulat ang ating bigyan ng buhay. Siya ay itago po natin sa pangalang Carlo. So, magandang araw sa iyo, Carlo, no? Pinalitan natin ang kanyang pangalan, no, para sa kanyang personal na protection. So, siya ay nanggaling sa masaya at simpleng pamilya. Mas mainam, no? Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Carlo. So, Miss Moonlight, mabait po ang aking ama. Siya po ay masipag. Kami po ay tumira sa isang negosyanteng itago na lamang sa pangalang Mr. Chen. At dahil masipag po ang aking ama, no, dito siya natatrabaho bilang right hand ni Mr. Chen. Nagustuhan ni Mr. Chen ang aking ama. Dahil maliban sa masipag, marunong madiskarte sa buhay. At dahil doon, no, dahil sa silos, nagalit ang anak ni Mr. Chen kay Papa. Kasi parang out of place na siya. So, at dahil doon, nakapag-desisyon ng aking ama na umalis na lamang kay Mr. Chen. At dahil sa katapatan ng aking ama at responsable na tauhan ni Mr. Chen, bago umalis ay binigyan ng kunting puhunan, no, para makapagsimula muli. At dahil matalino naman ang aking ama at madiskarte, no, bumili ng tricycle at pinangalan ng Four Brothers, no? At pangalan natin si Papa na Iko. Si Papa Iko ay walang sawang nagmamaneho bawat araw para maitaguyod ang pamilya. Proud po ako na siya ang aking naging ama. Si Mama naman ay mabait at alaga din sa aming magkakapatid. Before Miss Moonlight, nakatira kami sa tabi ng ilog. Pero kung minsan bumabaha at sa hindi inaasahan, Miss Moonlight, dumating ang isang malakas na bagyo at halos sa nabasa lahat ng aming mga gamit. No, kaya nagpa siya si Mama na sinabi sa amin na pumunta sa isa naming kamag-anak. At doon pumunta kaming apat, no, na mga kapatid ko at ang pinakamasakit sa lahat
ay parang walang kumakausap sa amin at parang hindi kami nakikita, no? In short, hindi kami pinapansin. Oh no! Basang-basa kami, no? Basa-basa ang aming mga damit at gutom na gutom kami. Pero naglaro na lamang kami hanggang sa maghapon. At sa umuwi na lang kami ng dumating na kami sa bahay, nagulat si mama na ang damit pag alis namin, no, pag-uwi ganun pa rin. Laking gulat ni mama at sinabi, ay Diyos ko, ang mga basa niyo na damit ganun pa rin. Umuwi kami ng gutom at natuyo na lamang sa aming katawan ang aming mga damit. So, sa darating tayo sa punto na Carlo, no, na tiwala po tayo na sa oras ng kailangan mo, no, may tulong, may pamilya kang malalapitan at masasandalan. Yes, so Carlo, dito mo malalaman ang tunay na pamilya at kung sino ang tunay na tao na matulungin kung sa oras ng iyong kagipitan. So, o kailangan mo ng tulong, no? At Miss Moonlight, hindi mawawala sa isip ko ang sinabi sa amin na kami daw ay mga batang yagit. At dahil sa tulong ng aming kaibigan ni Papa, no, lumipat kami ng bahay dahil sa baha at para sa pangangailangan araw-araw, no? Nagbabiyahe si Papa ng tricycle dahil apat yung tricycle na nabili ni Papa. Pinaparintan niya ang tatlong tricycle. So, marami kaming naranasan sa buhay, no? Naranasan ko na sumunod kay papay ko na maglalako ng isda. Hindi biro ang buhay, no, Miss Moonlight? Yes, totoo yan, Carlo. Kailangan mo tumayo sa sarili mong mga paa, no? Kailangan mo magsikap, no? At huwag umasa sa iba. Sa panahon ngayon, kailangan praktikal na, no? Kailangan wais ka at lalo na sa mga desisyon mo sa buhay. So, balik tayo kay Carlo, no? Apat kaming magkakapatid at puro lalaki. Ako ang bunso sa apat. Maaga si Papa umalis at umabang kami sa kanya, no? Kung alam namin na malapit na siyang umuwi. At nag-unahan kami, sumalubong at kunin ang dala niyang tinapay. Tuwang-tuwa naman kaming magkakapatid, no? Dahil makakain na kami ng tinapay na dala ni Papa. Tuwing pumapasok kami, sabay-sabay kaming apat, hatid sundo kami ni Papa sa school. Gumigising na nga maaga si Mama para magluto ng aming pagkain. Maalaga si Mama sa amin at masipag si Papa. Nakita ko kung anong hirap ang pinagdaanan namin noon. Hindi ko makalimutan ang mga nangyari at sinabi ko sa sarili ko na kailangan, no, makatapos ako ng aking pag-aaral para maging successful sa buhay. Dahil napakasakit, no, kapag sa tingin ng ibang kung wala kang pera para kang puwing sa mga mata nila, no? Lumalaki kami ng magkakapatid na balot ng pag-aaruga at pagmamahal. Miss Moonlight, hanggang isang araw, hindi namin inaasahan na matay ang aking pangatlong kapatid. So, nakakalungkot, no? Parang sinukluban ng langit si Papa at Mama, no? Dahil wala na mga sakit ang aking kapatid. So, dinala namin siya sa ospital, no? Pero sa kasawiang palad, no? Nawalan siya ng buhay. Namatay siya, kinuha siya sa amin. Hindi namin na matanggap, masakit man. Pero wala na kaming magawa. Miss Moonlight. Yes, so, Carlo, no? Walang tao dito sa mundo na bumabato, no? Lahat tayo ay mawala. Kaya nga, sinasabi ko na habang dito pa tayo, no? Kailangan turuan natin, no? O hubugin ang ating mga sarili na gumawa ng mabubuting bagay.
Yes, so we have us everlasting life, no? Kasama ang ating mahal na Panginoon. So, maswerte ang mga taong naiintindihan ang roles dito sa lupa. We have a choice, no? Evil or good, no? Kung kay God ka, gumawa ka na ng mga mabuting bagay, no? Kung evil naman, alam mo naman, no? Yung mga masasama. So, balik kay Carlo, no? Miss Moonlight, tatlo na lamang kaming magkakapatid. At isinabi ko sa sarili ko, no? Sa mga pangungutya nila sa amin, kailangan makatapos ako ng pag-aaral. At dahil sa pagtitiis, hirap, pagod, pagsisikap at determinasyon, nakatapos ako ng lumabas ang result. Pasok ang pangalan ko as one of our registered electrical engineers sa ating bansa. So, niyakap ako ni Papa at binuhat sabay, sabi Miss Moonlight na may anak na raw siyang engineer. No? Sabay ng aking kaarawan at pasasalamat, nagkaroon ng kunting handaan at sinalo-salo sa amin. So, dahil sa goal sa buhay, no? Dahil sa aking goal sa buhay, isa-isa na binibigay ng Panginoon ang mga blessings, no? Binayaan ako ng mga mabubuting magulang, no? At sa aking determinasyon, no? Nakatapos at nagkaroon ako ng trabaho. Maraming trabaho ang napasukan at nakakuha ng mga ideya sa mga pinagtatrabahuan ko. Yes, so Carlo, no, halin sa Pigado, nagbakas, kagasubong, one of our professional as registered electrical engineer. Wow! Siguro, no, proud kid ang inyong mga parents, no, Miss Moonlight, dahil sa aking sinop sa pera, no? Pinatayuan ko si mama at papa ng bahay. Dahil ang bahay namin noon ay gawa lamang sa kawayan at hindi may iwasan, no? Tuwing umuulan, tumutulo ito at sa lamesa lang kami natutulog. Nakakalungkot man, pero ito ang totoo. Marami pa akong naririnig, no? Na bago ako makatapos, no? Na hindi daw ako makatapos ng engineer dahil hindi ni na papa at mama, no, kaya. Kaya determinado pa rin ako na makatapos. Yes, so Carlo, tama ka, lahat ng professional galing sa hirap, no, dahil may kasabihan tayo na ang kahirapan ay hindi hadlang, no, para makatapos at para makamit o makatapos ng pag-aaral. Nasa tao yan, no? Kailangan lang ang tiyaga at sikap. One of roles, no? At the age of 18 sa babae at 21 sa lalaki, may sarili na nakita at hindi nagdidepende, no? Sa mga magulang. Miss Moonlight, patuloy ang pangungutya sa amin, no? Na may trabaho na daw ako pero hindi makapagawa ng bahay. In short, Miss Moonlight, no, binagawa ko ang aming bahay. Inayos ko muna ang bahay namin at nakabili na rin ako ng mga lupa, no? At isang 12-wheeler truck na bumabiyahe, 13 vice versa. Pasasalamat po ako sa Panginoon na nandyan siya palagi sa pagbibigay ng wastong desisyon. So, ngayon, meron akong sariling pamilya at binayaan ng isang mabait na anak, no? Pinapanalangin ko lang na sana lumaki siya na mabait at may takot sa Diyos. Sa ngayon, hindi pa rin na tumitigil ang panghimasok sa aming buhay. Sa katunayan, ginagawa nila ng paraan kung paano maalis ang small backyard ko at maraming complain, no? Subalit, wala po akong lugi dito dahil kung mapapaalis man ang alaga ko, no, may sarili po akong paglalagyan po ng aking mga alaga. So,
At lahat ang madadamay dahil ipinaglabas nila ang LHURB, National Quota Resolution R674, na ang nakasaad na bawal mag-alaga ng manok, baboy, pato, kambing sa urban areas. So marami kami, hindi lang ako, no? At ang resolution R674, hindi lamang para sa akin, hindi lamang para sa isa, kundi isa pang kalahatanan. Ibig sabihin, lahat ng malalapit sa urban areas, no, kahit walang complaint, automatic stop lahat. So, malalaki ang impact, no, dahil sa intentional, personal intention, no, sa akin, lahat ng inusinting nag-aalaga ng mga hayop, no, madadamay. So, walang problema sa akin, paano ang mga inusinti na mga nag-aalaga ng hayop. Yes, so Carlo, no, R674 is a resolution, no, bawal na mag-alaga ng hayop malalapit sa urban areas. So halos lahat, no, ng may hayop are affected. Wala tayong magawa. Lahat ng may alaga nung darating ang time, no, at mawawala. So dahil sa intention na hindi maganda, no, dahil sa kasi sa pag-alam mo na umaangat ka, talagang ganyan yung ugaling Pinoy. Hihilahin ka pababa, no? Yan ang hindi maganda ng ugali. Hindi takot sa judgment ayon sa kanyang ginawa. Yes, so yun ang mga tao na walang magawa sa buhay, no? Hayaan mo sila. Patuloy lang sa paggawa ng mga bagay na sa tingin mo, kikakaunlad mo at alam ko na malapit ka na sa success, no? Mas maganda yan kasi ikaw na yung celebrity, no? Hindi mawala sa buhay ng bawat tao ang kontrabida. Simple lang, Carlo, no? Ikaw ang bida sa iyong kwento sa buhay. I know ikaw ang panalo, no, sa last portion of your story. So, ikaw ang bida, sila ang kontrabida. Patuloy lang at turuan ang iyong sarili at pamilya, no, na huwag kalimutan si God, no. Kailangan na sa gitna si Allah, no. Hanggang dito na lang ang kasaysayan ng ating isang kapatid na itago na lang po natin sa pangalang Carlo, no? Okay, so, well, shout out to Miss Rocketera, Michael Bards TV, Ed's Official, Bisayang Dubai TV, at Tito Drew, and also, amiga-amiga labong shout out to Rocky Lampiano, Mr. Yuslavois, Palabrika family, no? Lini Adviento, Andres, and last but not the least, no? Sian Williams from Streamwood, Illinois, Chicago. Kung gusto niyo itong mapakinggan, puntahan na lamang po ang aking link, no? Miss Moonlight Lady, no? Hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod, ang iyong tagapaglingkod, Miss Moonlight Lady. So, God bless everyone. Thank you all.